My helper, Christy Radok, attempted to poison all of my rescue cats using muriatic acid. Nilagay niya ang muriatic acid sa mga tubig ng mga cats ko. Umasok sa dito, umupo sa dito sa upuan na to. Nag-lean siya sa kanyang right, pasimpleng binuhos. Makikita mo yung mug. Pumunta naman siya dun sa other cage. She leaned, tapos binuhos niya yung nandun sa loob ng mug. Pagkalagay niya dun sa cage ni Snowball, she again pretended na kunyari iniinom niya yung tsaa. Ma'am Christy, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, gusto mo malinis ang iyong pangalan? Opo, sir. May nag-post, yung amo niyo pong nag-post sa social media? Opo. At ano pong sinabi doon sa post? Yung nakita po niya sa CCTV, sir, na yung time po kasi, inamin ko naman po yun, pero sinabi ko po yun kay ma'am na hindi ko sinasadya. Nagawa ko lang po yun dahil po sa pagbibintang sa akin. Ano pong ginawa niyo sa mga pusa? Tinry ko po siyang lagyan ng muriatic, sir. Yung inumin ng pusa? Opo. Opo. Tapos pagka ano nun, parang naalimasmasan ako kasi mahabang panahon ko po rin yan pinag-alagaan ni mga 4 years po. Kasi mga rescue yan ni Ma'am Gretchen. Ako po talaga yung nag-handle niya ang mga pusa niya. Ako magdadadala sa mga vet. Pag so, ibig sabihin, sakit. Tinangka mong lasunin yung mga pusa? Oo. Po, sasama ng loob ko. Kinuha ko yung tubig, tinapon ko. Pero yung isa, yung tinapon ko pala, yun pala yung malinis ng tubig kasi kinuha ng dalawa kong kasama. Tinago nila. Okay. Kasi isuplungan nila ako kay Ma'am. Tapos, doon yung time na yun, sir, iyak ako ng iyak dahil yung ako na po yung pinagbintangan tapos pinagkaisahan po ako ng dalawa kong kasama. Okay, ang tanong ko po, Ma'am, bakit niyo po nagawa yun sa mga pusa na sabi niyo matagal na kayo ang nag-aalaga doon sa mga yon? Bakit niyo po na-atim na gawin yon? Dahil po sa pagbibintang sa akin ng mama ni Ma'am Gretchen. Totoo man o hindi, ang napagbuntungan mo yung pusa. Opo. Na walang kalaban-laban. Oo, wala na po ako sa sarili noon eh kasi sa mahabang panahon po akong nag-aalaga dyan, napamahal ko na rin. Tapos yung binaliwanag ko na po yung totoo na hindi ko alam yung klaseng bag na yon. Tapos sinabi ko kay ate kasi nag-ate lang po ako sa mama ni mami. Te, nakaikot naman po yung CCTV dito. Pwede nyo naman i-check. Ano yung binintang sa inyo, ma'am? Yung bag po. Na? Yung ano daw yun, laptop bag. Pero okay. Ano daw yun, hinahanap ni ma'am kasi nung gabi. Tapos sabi ko, ma'am, hindi ko po nakita yung bag na yun na ginamit mo. Nalaman po kinabukasan nung pinagbintangan na ako ni Ate Maricel, umakit ako sa taas sa asawa ni ma'am sa office. Sabi ko, sir, pinagbintangan po ako nung nawawalang bag ni ma'am. Hindi ko po alam kung anong klaseng bag. Pinagbintangan ka na nagnakaw. Opo. Again, sabi kanina, whether totoo hindi, sana hindi niyo po napagbuntungan yung pusa. Kaya po yun ang pinagsisihan ko, sir, Rapi. Okay. Pero again, ma'am, hindi pa rin po tama na ibuntong niyo yung galit sa mga pusa na wala namang kinalaman sa away niyo ng inyong amo. Lalo't pati itong mga pusa, walang kalaban-laban ito. At sabi niyo nga, kayong nag-alaga for so many sa mga pusa na yan. Opo. Ako po ay animal lover. Mahal ko po yung mga pusa at aso sa bahay ko po. Marami akong pusa, marami din akong aso. Sumakit po yung dibdib ko kanina nung pinapanood ko. Pinasok niyo po yung cage at meron muriatic acid pinakita doon na at inamin niyo, tangka niyo na sanang lasunin, kaya lang inabot kayo ng konsensya, wow, bigla pong sumikip ang dibdib ko. Hindi ko po maatim. Kung sa akin po nangyari yon, hindi ko alam, ma'am, kung baka kayo po ay nasa kulungan na siguro. Kaya kung malaking pinagsisisihan ko po okay. Sa Arapi. So sige, so pumunta ka rito, huwag niyo na pong sisihin yung amo ninyo. Siguro po yung tangkan yung ginawa para sa pusa na magkamali kayo. Bakit po kayong pinagbintangan? Hindi ko po alam, sir. Kasi sabi ng mama niya, na may conversation po dyan. Ako daw yung pinagkatiwalaan sa lahat ng gamit ng amo ko. Tapos, okay, so sorry mama, kasi ngayon hindi namin kayo kilala. Apo. Maliban na lang kung may CCTV. Nakaikot po ng CCTV ang buong bahay. Despite that napagbintangan kayo? Apo. Sinabi niya ba sa post na nagnakaw kayo? Wala pong binanggit. Oh, eh kayo nagbanggit mismo ngayon. And ayun po yung... Kasi ang pinaka-issue doon sa pusa, kinukonnect niyo po doon sa pagbibintang sa inyo ng bag. No connection, dapat po hindi natin i-connect yan. Ibang issue yun.
sana ang pagpunta nyo rito, pinagbibintangan kayo ng bag, tatalakay na, pag nanako ng bag, feeling ako tatalakay natin yung pagbibintang sa inyo ng pag nanako ng bag. At hanapan natin silang ebidensya. They have to prove na ikaw nga talaga yung nagnako ng bag with all the CCTV around the area, sabi nyo. Pero, pumunta ka rito, ang issue ay tungkol sa paglalason mo sana sa pusa na yun naman talaga ang pinos ni Gretchen. Una po sir, pinakita ko yung conversation ng mama niya doon sa baba kanina. Nasabi ko, ito po ang dahilan kung bakit ko po nagawa yan. Oo nga po ma'am. Opo. Pero sa akin pa rin po ma'am, yung issue dito, muntik mo na po mapatay yung mga pusa. Opo. Buti sana ma'am kung pumunta ka rito dahil nag-post si Gretchen at yung mama niya na itong si Christy Radok ay nagnakaw ng bag na wala naman silang ebidensya. Then, tutulungan namin kayo. Then, hanapan natin silang mga ebidensya na talagang ikaw ba talaga ang nagnakaw ng bag o hindi. Dahil kapag wala silang pakitang ebidensya, isa cyber libel natin sila. Kung yun ang nangyari, kaso hindi, ang kanilang pinos ay yung tangka mo paglason sa mga pusa na inamin mo naman. Ma'am Christy, kinapos tayo ng oras doon kanina sa programa sa iyong kahilingan, pagpatuloy natin dito. Pumunta ka rito para magpaliwanag. Opo, tapos manghingi ako ng tulong sa inyo, Sir Rapi. Gusto ko pong mag-apologize kay Sir, kay Ma'am Gretchen po. So, para po, ano? Hindi ka magreklamo laban kay Ma'am Gretchen mo, kundi humingi ng apology. Opo, para po malinis na rin ang pangalan ko, Sir. Sige po. Kasi po, ano, nadawit na po yung dalawa kong anak. Kanina iyak nang iyak kasi sabi niya, Mama, makukulong ka dyan. Paano na kami? Sabi niya, ako lang po kasi nagsusuporta sa kanilang dalawa eh. Hindi ko naman po akalain dadating ako sa ganyan, Sir. Kasi ang tagal ko na sa kanila, panatag na po ako doon. Nung ano lang talaga yun, yung time na yun, masyado po akong nasaktan dahil nga, ang tagal ko nandito, tapos yung paliwanag ko, parang dinidiin talaga ako. Ayun po, Ma'am Gretchen. Tapos puso ko pong nakikinasuri sa inyo. Nagsisisi na po ako. Gusto ko pong malinis yung pangalan dahil po nadadawit na po yung dalawang anak ko eh. Maawa na po, Ma'am. Tao lang po akong magkakamali din. Wala naman po akong reklamo laban sa inyo. Inamin ko naman po. Kaya po ako lumapit dito kay Sir Rabbit Tool po para matulungan. Ayun lang po na malinis na yung ano kasi nagbabiral po ako, Sir. Okay lang po sana kung ako lang. Eh, yung anak ko, Sir. Okay, so ibig sabihin, i-request natin kay Gretchen na i-down na lang opo, yung post. Ayun na lang po. Tapos pag gusto niya akong kausapin personal po pag uwi niya, kasi pumunta siya ng France eh, nung 20, ayun dapat yung day off ko. Galing sila ng France noon, kinausap niya ako, Christy, huwag ka munang mag-day off dahil nga may dinner, dadating kami. Mm-hmm. Ayaw kasi ni Sir GM na yung mga bago yung makasama, parang na ano yata siya. Kaya okay lang po, nag-day off yung dalawang kasama ako, hindi pa. Kaya sabi ko, ma'am, kailan ako mag-day off? Sabi niya, pag alis namin ulit, tsaka pa mag-day off. Ayun po sana, hindi ko talaga in-expect sa'yo na mangyayari yung time na yun. Ako nga sana dalhin sa kasal nila yun noong January sa Boracay. Oh, swerte ka, Boracay. Opo, ayun oh. Po. Pero hindi ko po inasahan yung serap eh, na dadating ako sa ganun. Wala pa akong kinuhang bag, kahit ipalay, detector willing po ako. Malinis po yung ano ko. Wala po talaga akong kinuha. Kahit masakit sa akin, Sir, na pagbintangan na hindi mo talaga ginawa. Alam ko po yun. Opo, sakit po talaga. Kasi mahirap lang ako. Nagsakripisyo ako para mabubuhay yung dalawa kong anak. Tapos ganyan, mapagbintangan ka. Hindi ko talaga maano. Pero okay na yun. Kasama na po kasi yung mga anak ko dito. Eh, sabi ng mga ano, sa messenger ko, sabi, mamatay na yung dalawa mong anak. Yung ano, gano'ng sakit po, Sir, eh. Napaliwanag nyo naman po sa mga anak nyo. Sinabi nangyari. Ko nga, nasa probinsya po sila, Sir, eh. Dalawa, pinalagaan ko lang po. Sinasahuran ko yung naglantay. Pwede po ako makipag-usap sa social worker kung sa probinsya yung para dalawin po ng social worker yung inyong mga anak. Ayun para ba? Bigyan ng gabay, kausapin.
Ayun po sana gusto ko, sir, kasi nahihiya po siya doon sa mga tao. Sabi daw, makukulong mama mo. Ayan, ginawa ng mama. Iyak nang iyak po siya, sir. Ilan taon po yung mga anak niyo? Yung ano po, yung panganay ko, namatay na yun. Yung pangalawa is 14. Yung pangatlo, magsi-7 ngayong November 28. Si Sharik and Odette, tawagan niyo yung mga social worker doon sa lugar at bisitahin yung mga anak ni ma'am. Siguro, bigyan ng counseling, intervention, kasi naniniwala ako maaaring trauma ang inabot ng mga bata. At nandun yung takot na baka makulong yung nanay nila. Kausapin ng mga TSWD social workers. Pati po mga teacher advisor na kanina tumawag sa akin, pinatawag daw nila yung anak ko dahil iyak ng iyak daw. Sabi ko, ma'am, tulungan niyo na lang po ako. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit dumating to sa buhay ko. Yung akin lang na makasupport ako sa dalawa kong anak. Marating kasi sa buhay ng tao na tayo po ay nagkakamali. Okay, sir. Wala naman perfecto sa atin. Pero unfortunately, nakakalungkot yung isang maliit na pagkakamali, lumalaki. Opo. Lalo pa kung ito ay nailagay sa social media at huli na ang pagsisisi sa pagkakamali na yun. Gusto man natin ituwid, mahirap na natin maituwid. Pero okay, tama ito pagpunta mo rito, at least nakapag-sorry ka na. Tapos nalis na tinik sa dibdib mo na nakapag-sorry ka. And I'm sure mapapatawad ka siguro ng amo mo. Oh, maraming salamat po, sir. At yung mga anak nyo, kung ano po maitulong namin sa mga bata, tutulong po kami, even if it means magbibigay kami ng personal na tulong sa mga anak nyo. Salamat po, sir. Okay. Tsaka pag hindi po kasi ako magtatrabaho, sir, ako mag-ano, wala po kami maano talaga. Kaya nga, ma'am, next time, bago tayo gumawa ng anumang hindi ka nais-nais na bagay, huwag natin isipin yung ating sarili lang. Isipin natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga nakapalibot sa atin, kasi madadamay at madadamay sila. Hindi pwedeng hindi sila madamay. Opo, sir. Kasi po nakadikit sila sa iyo. Mm-mm. So next time, think not once, twice, three times, many times. Opo. Bago kayo gumawa ng anumang hakbang. Kung ang pag-uusapan po ay para proteksyonan ang inyong pamilya. Opo. Diba? Sir, may... So, always may, think opo, many may, times. May isa pa po. Paano po ako makapasok ng trabaho? Eh, sirang-sira na ako kasi minention po ni Ma'am Gretchen na ano... hindi na daw ako matanggap sa iba. Yung pong pagka po sa social media, kapag nalaman nga po ng ibang mga amo yon. Opo. Honestly, maraming mga amo na makapanood nito, mati-turn off po. Opo. Siguro, baka ibang trabaho na lang po ang hanapin ninyo. Yung nangyari, or maybe magnegosyo na lang kayo. Wala pa po akong ano, sir. Ipon kasi sunod lang po eh. Pero ma'am, sorry hindi kita matulungan sa okay lang po, bigyan sir ng negosyo. Ang kasi okay muntik pa na patayin yung mga pusa. Eh, okay po, alam niyo naman po, animal lover po ako. Ang dami ko kayong pusa sa bahay. Yung mga pusang gala. Opo. Nag-umpisa yun, isang pusa. Tapos nagulat ako ngayon, 12 na. Nanganak na nanganak. Puno na yung garahe ko ng pusa pag-alagal. Tapos aso ko, 13, higit na. Animal lover po ako. Ganun kaya kanina, sumama ang loob ko, sumakit-dibdib ko, nakita ko na lalasunin na sa puntong yung sumandal ka, lalagyan mo na yung laso, gumanan ko, sumikit-dibdib ko. Buti na lang at hindi po natuloy. Opo. Malusog naman po yung mga pusa. Tuwing umaga ko yun, pinapainom ng vitamin. First time ho ba ginawa to, na muntik yung maglaso ng pusa? Ayun, first time po. Napamahal ko na yung mga pusa, sir, dahil pinapaliguan ko yun, nililinisan ng tainga, ginugupitan ng kuko. Stress po ba kayo? Marami ba kayong problema? Ano po? Sa financial po talaga. Ayan po ang problema ko lagi. Okay. Kasi po yung ginawa nyo, karumaldumal po yung kung tutusin, papatayin nyo maraming pusa, naalaga nyo pa man din. So usually, sabi mo, first time mong gawin, baka ka kung marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, tulad niya sabi mo, financial, pero hindi po reason yun. Kung financial ang problema ninyo, para kayo po ay gumalaw ng ibang bagay na hindi sa inyo, or para humantong sa kayo po ay papatay ng pusa. Hindi po dahilan yung kung meron kayong pinagdadaanan para kayo po ay kumitil ng buhay. Opo, sir. Na mga pusa. Yung o anumang klaseng mga alagang hayop. Sa totoo lang po, hindi po ako nakatulog eh. Pinagsisihan ko talaga ng malaki. Dahil yung iba doon,
Bagong panganak pa lang ako na nag-alaga. Oh, yun naman pala eh. Tabi pa yan sa higaan ko, siksik pa yan sa likod ko. Oh, so parang baby mo na yun. Oo, pinapadidi pa yan. Oh. Tapos pinapaliguan. Eh di lalo na. So, lalo ka nagkikwento, lalo ako nagkakalit na. Eh, parang baby mo na yun. Pinagsisihan mo ng ano yun, sir. Sabi ko, ba't ako siguro, hindi ko alam, nasapian ba ako, ano? Pinagsisihan ko talaga yung sir. Amis. Ah, baka, yun nga po sabi niyo, marami kayong mga pinagdadaanan kasama na. Tapos napagbintangan ako. Ayun, nawala sa isip ko. Eh, siguro man, kailangan dasal. Opo. Kuminsan kasi, pag marami na tayong problema, sa sobrang tayong problema, eh, nawawala tayo sa ating sarili. May mga bagay na nagagawa tayo na hindi dapat. Opo. Eh, para maibalik ulit tayo sa tamang pag-iisip at gumawa tayo kung anong narapat, kailangan natin ng assistance, ayuda. At ano po yung ayuda na yun? Hindi pera, ayuda galing sa taas. Dasal kang time team, yung nasa itaas, babasbasan ka, tulungan ka, mababawasan yung problema meron ka. Salamat po. Usapin natin yung amo. Apo. Pagbatiin sila, pakiusapan, naburahin yun. Apo, thank you. So, ate, ang kinakatakutan mo ngayon ay kapag sampan ka ng kaso ng amo mo. Apo. Dahil doon sa pag-attempt mo na lasunin yung mga pusa at yun din ang kinakatakutan ng mga anak mo. Apo. Sa probinsya na makukulong ka na. Okay? Kumonsulta tayo kay Attorney Garrett kung ano yung kaso, kung meron man na isasampa sa iyo, kung sakali man hindi kayo napagbati namin, Gretchen, but we'll do our best. Salamat na, po, sir. Sige, kausapin na sige. Garrett? Attorney Garrett? Yes, po, sir. Okay, alam mo itong kaso nag-viral na yes, po, sir. Kung saan muntik na malason ni ate, ni Ma'am Christine, yes, mga pusa ni Gretchen, kaso na inabot siya ng konsensya, hindi na natuloy. So, may pag-attempt. Ika nga. Yes po. Kaya lang, tama, the crime po wasn't consummated. So, opo, may kaso at anong kaso? Kung meron man. Meron po tayong kaso, Senator, because under our revised penal code, may criminal liability na po kapag nag-start na ng positive acts yung isang accused to do a crime. Dito po, Senator, she has already performed positive acts to commit malicious mischief or destruction of property po. So, the crime to be charged would be attempted malicious mischief po, Senator. Okay. Mabigat ba na kaso yun? No, Senator. Actually, hindi naman po siya mabigat. However, it will still subject a person to a warrant of arrest because it's still a criminal case po. Naku. Tama lang pagpunta mo rito. Ma'am, so, susubukan po namin na pakiusapan na lang po. Itong total public apology ka naman. Pakiusapan po namin ang iyong amo na patawarin ka at huwag na lang magsampa ng kaso. Yun po ay subukan namin sa abot namin mga kaya pagbatiin kayo. Siguro naman po papayag kasi. Mabait naman po si Ma'am Gretchen. Mabait naman. Opo, o ikaw alam yung sinasabi. Ugali. Mabait ka naman po eh. Alam mo, ugali. Yung pag magalit siya diretso po tapos pag maya-maya tatawag Christy. Ano yung mga to? Ganun po yan siya. Ah, mabilis magalit. Mabilis di mawala yung galit. Opo. Oh. Okay, kaya, naamo kaya, pala yan. Kaya nga ako nagtagal sa kanila, ako lang yung nagtagal. Ayun, okay. Kasi naintindihan. Magalit mo na ngayon, tapos, Christy, halika na. Oh. Lutoan mo nga akong gulay. Ah, mahilig sa gulay? Opo, ako po tagaluto. Para humaba ang buhay. Ah, di ba? Kinapatama ko kasi ma'am, para maalis yung nervous mo. Okay, sige. So, Garrett, yun ang pwede lang may kaso, possible may kaso, yung attempted malicious mischief. Yes po, Senator. Yun po. Hindi yung attempted to kill an animal? Meron din naman po tayong animal abuse law, Senator. Pero it would be hard to fit it there kasi hindi naman po nainom ng mga pusa yung solution po ng muriatic acid. Ayun, okay. Sige. Salamat, Attorney Garrett. Thank you. No problem, Senator. Pwede ka mawaran. Opo. Kaya gagawin namin ang aming magagawa. Pakiusapan si amo. Pagbatiin na lang kayo kasi yun naman ang purpose ng program namin. Pagbatiin yung mga hindi nagkakaintindihan ng mga tao. We'll do our best. Okay, ma'am? Salamat po, sir. Good luck. Salamat. At doon po sa anak ninyo, tutulungan namin. Okay? Sige, ma'am. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po. Yes, ma'am.